The whole Apo Island is about 681 hectares. Itong na-declare na landscape at saka seascape. This is approximately 681 hectares. You try to dive. Makita niyo na preserved talaga ang kuan doon, yung mga corals, no? So, maraming mga foreign divers or mga yung mahilig sa dagat na ma-attract dahil nakita nila yung pristine pa talaga ang sitwasyon ng kuan ng coral reef sa area. Matatagpuan ang Apo Island sa munisipalidad ng Dawit. 25 kilometro mula sa katimugang bahagi ng baybayin dagat ng Dumaguete City, Negros Oriental. Merong naninirahang humigit kumulang na 600 tao o 120 pamilya sa isla. Naideklarang protected landscape and seascape ang Apo Island sa pamamagitan ng Presidential Proclamation 438 noong 9 Agosto 1994. Ang katayuan ng Apo Island bilang protected landscape at seascape ay korona lamang ng matagal ng pagsisikap ng Siliman University Marine Laboratory ng pamahalaan at ng pamayanan ng Apo Island na pangasiwaan ang mayamang karagatan at baybayin dagat ng isla. Una gyud nga nagtabang din sa kuan pagmugna namo din eh ang Siliman University. Sila ang naghatag namo og mga edukasyon, mga technical. Sila ang nagmugna og meeting parang makasabot ang mga tao kung unsa ang santuario ug mamugna ang santuario. Ang approach nga gigamit sa Siliman University Marine Laboratory mao ang integrated coastal resource management with community participation with a view towards sustainable management. So leaders in the community were identified and contacts on a one-to-one, small groups were done so that the core group will have a better understanding of their situation and the need to conserve their reef. And also there were seminars that this core group leaders attended. Hindi naging madali ang proseso. Kailangan ng patuloy na pagpapaliwanag tungkol sa kabutihang dulot ng mga hakbang na ito. Pero ang uban, wago sila magtuo nga butangan, dili sila magtuo nga butangan og santuari. So pakaayo sila. Pero karon ang among mga katawhan dere, nabilib kayo namo. Tungod nga kami, wago mi mga atras-atras sa pagtuo namo. Kay kayo man ang among dumala, di man dautan sa mga tao. Unang sila na nagatuog yun karon nga maayo di ay ang santuari. Noong 1985, nagkaisa ang buong bayan ng Apo Island na ilaan ang 500 metrong bahura o coral reef bilang marine sanctuary. Hindi sila mangingisda sa marine sanctuary upang magsilbi itong palakihan ng mga isda. Babantayan nila ito laban sa sinumang susuway. Program ni sa Apo Island umuneng numero ng pagproteher sa marine sanctuary. Binadili ang paggamit sa dinamita, paggamit sa mga scuba diving gear o mag-spear gun o lain pangauban nga makaguba sa atong coral reef o mga kagusuan diri sa sanctuary nato. Aron mapadaghan natong isda para natay kabuhian diri sa ato. Itong ID mo, Pablo Coblan, itong nagbibigay ng lakas loob natin o oras na tayo ay manghuli ng mga taong gumagawa ng illegal dito sa ating barangay. Bukod sa pagbabantay dagat, ang ibang aspeto ng pangangasiwa ng yaman ng baybaying dagat at karagatan ay isinasagawa ng Marine Management Committee. Isang halimbawa ay ang pangongolekta nila ng salapi mula sa mga turistang nais mag-scuba diving sa Marine Sanctuary. Kaning committee, dili lang kay kaning Marine Management Committee, dili lang kay dinis sanctuary,
kundi sa palibot sa isla o sa pagtabang pod sa mga tao. Sama sa education, kay dunay donation nga madawat ang sanctuary, ipang-distribute man sa atos education, sa health. Ang mga kababaihan ng Apo Island ay buong pusong nakikilahok din sa lahat ng gawain patungkol sa pangangasiwa ng likasyaman. Kining dili ang babae walay dako kaayog parte ang babae sa community. So, labi na diri sa Apo, kung asay meeting, kung matanaw ninyo ug kinsa ang aktibo nga mo participate anang mga programang kanang pagtanaw sa atong environment. Ang Apo Island ay maituturing na matagumpay na proyekto ukol sa pagtatatag ng marine sanctuary. Matagumpay na matagumpay hanggang sa naging protected landscape at seascape. Nagsimula lamang sa pagprotekta ng 500 metrong bahura hanggang sa naging 681 hektarya. Bilang gantimpala, ang mga tagapangalaga kasama ang kanilang mga anak at mga apo ang silang nakikinabang sa lahat ng bunga. Malipayo nung kaya kami, nakapaiskwela namin mga anak. Oh, doon na ganis, abroad ganyan ng uban. Tungod lamang niya sa among pagpangita o ikaduha, dinhi gumikan sa among santuari. Kaya sa una, kami minus kayo kung pumutok tungod niya ang among mga ginikanan sa una, wala kayo pangita o wala pa ni kabutang ini. Oh, munang wala sila kapaiskwela na mo, kay pila raman ang among mga kanili, panagat raman to among mga ginikanan nagkuhan. Wa mi maayo bang eskwela, wa mi nakaabot ng college, sa high school na mi nakataman, mura na gudto. Pero ang mga bata na ron, ito na lanyaw na, narbaho na, itong kami nakapaiskwela nila, tungod ni ining among santuari. Kumusta yung meeting? Maayo man. Mas maayo na ka meeting ni kay kaning atong apo. Nasaktan na naman ang gibili ang mga illegal na mga panagat, ilagay mga illegal na padao sa turan. So, kami sa atong barangay, kayuhan na to. Murag makahatay mo kayo sa atong pamilya. Sige, okay. Kanya. Kay, ang akong pagto, wala pa rin meeting. Problema ka ita. Ano man? Kini, ikaw galala ng bami. Ako po, nakariso na panagat. Sa kini, kayuhan na to. Sabayin mo ibake. Talipay po ko. Mahalo ko niyo ba na?